Everyone, isang blessing na naman makasama namin kayong lahat na yung hapon dito lang sa SIG Network, ang tahanan ng atletang Pilipino. Ako si Julian Rojas. Yes, agree ako dyan, partner. Ika nga, every gising is a blessing. At ako naman po si Abigail Maraño, o mas kilala bilang Chang Abby ng Philippine Women's National Volleyball Team. Speaking of blessings, yan po ang sentro ng special episode natin na yun. Naway ma-inspire kayo sa mga blessings na matatanggap ng ating special guest. Dahil dito sa Sports Heroes, ang kwento ng atletang Pilipino ang tunay na hero. Nakaka-excite, partner, kaya wag na natin patagalin. Let's all welcome sa Itama Aguayo Medics middle blocker, Miss Jaja Santiago. Woohoo! Hi! Magandang araw! Sweet! Okay naman ako, Chang. Napaka-blessed ng ano ng buhay mo. Ay, totoo naman, Chang. Mga paghihirap natin, nagbubunga. Lahat ng pangarap, alam mo yan. Alam mo, talagang totoo yan, Ja. Parang despite sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo, nating lahat ng mga atletang Pilipino, meron pa rin tayo natatanggap na blessings. Ja, ikaw, baka meron kang masasabi dito sa blessings na natatanggap mo sa buhay? Well, nung nag-start ako maglaro ng volleyball, hindi ko akalain na lahat ng pangarap ko matutupad unti-unti. Siyempre, lahat 'yon dahil sa blessing ni God. Naging faithful tayo sa kanya. Yung buong family ko lagi kaming nagdadasal na sana dumating yung time na aahon tayo sa hirap. Sobrang grateful talaga. Jaja, we're very proud of you. The Philippines is very proud of you. At siyempre, hindi 'to naging madali. Could you share with us a few struggles bago mo nakuha itong championship? Actually, I didn't expect na magcha-champion kami sa V-Cup. Kasi yung pagdating ko sa Japan is hindi naging madali. Ang daming naging struggle nung team namin. Kasi yung head coach namin, bago, nawalan kami ng main setters. Tapos ako, 6 months na tigil kasi wala tayong liga, wala tayong training. Tama. Dahil sa pandemic. So, nung pagdating ko sa Japan, 1 month na lang, mag-start na yung tournament namin. Minsan, naiiyak na lang ako, kaya natawagan ko yung family ko na nahihirapan na kung kunin ulit yung tempo ko, yung kondisyon ng katawan ko dito. Nahihiya ako na hindi ko mabigay yung 100% ko kagad. So, eventually, nung papasok kami ng second round, naging maganda na yung connection ng team namin, yung naka-adjust na kami sa sistema ng coach namin. Hindi namin akalain na mag-champion kami dun sa V-Cup. Parang, wow, blessing in disguise, parang ganun. At Swish, syempre, nabalitaan ko na meron offer sa'yo na ma-naturalized player ka. Chikahin mo naman kami, Swish. Dali na, let's go. Excited ako. Kahit ako nalilito ako, pero nakaka-overwhelm na as a Filipino, nakikita nila yung talento natin, di ba? Lagi ko naman sinasabi sa sarili ko kung ano ang plano ni God sa akin, tatanggapin ko. Hindi naman mawawala sa akin yung pagiging Pilipino pa rin pag nag-change ako ng citizenship. Pero gusto ko, Chang, makapag-champion at makakuha muna tayo ng gold sa SEA Games or other other tournament natin, di ba? Kasi syempre iba pa rin pag suot mo yung sariling jersey mo na nakalagay Philippines, di ba? Kasi iba yun eh. Kasama mo doon mga kapwa mo Pilipino. Ja, Swish, I know there is one more thing that you consider as one of your biggest blessings sa buhay, no? Itong JS House. Diyos ko, Ja, Swish, kwento mo na ito agad-agad. Chang, grabe. Sobrang excited. Excitement ko na matapos talaga yung bahay. Makita ko yung dinesign ni Ate Jessie, ang ating co-volleyball player na napaka-busy. Sabi ko nga sa'yo, nung bata ako, nangangarap lang kaming umahon sa buhay. At the same time, sabi ko sa sarili ko nung nag-start ako ng volleyball, baka maiyak ako, Diyos me. Sabi ko, pag... Diyos me, mahirap to. Gusto ko pag naging maganda yung career ko, gagawin ko talaga yung pangarap ng lolo't lola ko, ng mama ko, na magkaroon kami ng sariling bahay, maging komportable kami. And sabi ko nung last year na habang naglalaro ko sa Japan,
kunin ko na tong opportunity na to na mag-invest ako at magsimula ako dun sa pangarap ko para sa pamilya ko. Alam ko yung kwento ng buhay mo na bata ka pa lang, malaki na yung responsibilidad mo sa pamilya nyo. May iyak din ako sa life story. Kaya baka pwede mong ikwento sa amin yung bakit ganito yung klase ng laban na kinaharap mo sa murang edad. Actually, ang nagmo-motivate sa akin is yung paghihirap na witness ko dun sa lolo at lola ko nung pinapalaki nila kami. Kasi broken family kami. Bata pa lang kami, nandun na kami sa puder ng lolo at lola ko. So minsan dumadating yung time na walang-wala yung lola ko, hindi niya alam kung saan kukuha ng pagkain namin, ganyan. So para sa akin, nung bata ako, sabi ko, pag nagkaroon ako ng opportunity talaga, si Ate din kasi yung una tsaka yung ate ko, napunta sila sa UST, kinuha na as a volleyball player. Nung dinala ko doon ni Ate Dindin, sabi ko, sige, try natin. Kasi sayang din naman yung opportunity. Baka makalibre ako sa pag-aaral. So malaking bawas yun para sa lolo at lola ko. Kahit hindi ko porte yung volleyball, talagang sinubukan ko. Kasi syempre, paano nga naman ako mag-aaral? So tumagal-tagal, naging love ko na yung volleyball. Alam ko na dadating yung time na magiging maganda yung kinabukasan ko dito. At the same time, matutulungan ko na yung family ko unti-unti. Sila talaga yung motivation ko sa araw-araw, lalo-lalo na yung lolo ko na laging nagpupush sa akin na maglaro ng maayos, maging better person. Yan, silang dalawa ng lola ko talaga yung laging nasa isip ko na kailangan kong lumaban para sa kanila. Very dedicated ka, no, para tumulong, naging mabuti kang anak at apo sa mga lolo at lola mo. Meron kang gustong sabihin kay Tatang? Wala na si Tatang, pero kung meron kang gustong sabihin kay Tatang at kay Lola, given all these achievements, ano yun? Unang-una, syempre, hala, iiyatangod na sa lolo ko. Gusto ko sabihin kay Daddy, yung lolo ko, na napakasaya ko kasi yung goal namin dati, yung pinapangarap namin dati, eto na, inuunti-unti na matupad ngayon. Yung pangarap namin na makalaro ako sa Japan, sa international, eto na, nakamit ko na. Nagpapasalamat ako kasi kahit wala siya dito, alam ko na lagi siyang nanonood. Nanonood sa amin ni Ate Dindin, sumusuporta. Alam ko tumutuwa siya sa amin na naunti-unti namin natutupad yung pangarap namin. And gusto ko sabihin na hindi niya kailangang alalahanin si Mami, yung lola namin, kasi hindi namin pababayaan si Mami. Sobrang mahal na mahal namin yung grandparents namin, kaya alam ko na hindi namin sila pababayaan, lalo na si Mami. Lahat ng kaya namin ibigay para lang mabuhay ng matagal din si Mami, gagawin namin. And patuloy kami lalaban at mangangarap para sa pamilya namin, sa mga tao sumusuporta sa amin. Ayun, Chang, pinaiyak ko ako. Alam ko yan yung goal mo, paiyak ako. Sobrang naka-inspire at alam namin na hindi naging madali yung kwento mo, pero at least na yun, sunod-sunod na yung mga blessings na nararating sa buhay mo. So, what's next for Jaja Santiago #usongpalaban? Ang next goal ko is, well, babalik pa ako ulit sa Japan. Unfinished business pa sa akin yung hindi kami nag-champion sa V-League. At the same time, makakuha pa ako ng malaking experience para mabit-bit ko papuntang SEA Games. Gusto ko this time makalaro na ako ng SEA Games. Ayokong iwan yung kapwa Pilipino ko. Nakakamiss na makasama sila maglaro at saka lumaban para sa bansa. Wish ang SIG Network ay tahanan nga lang atletang Pilipino, no? At dito sa tahanan na to, lahat nagtutulungan. Siyempre, nais namin magbigayan ng kaunting tulong, magandang kaunting tulong sa isang grupo or individual na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong. Ngayon, Swish, meron ka na bang naisip na pwede nating tulungan, bigyan natin ng blessing? Yeah. Yeah, ano ba? Yes. Tinatanggal ko na yung luha ko. Yes. Ayan. Nakahanap na ako. Actually, dati pa siyang nakatira dito sa NU, sa harap ng school namin. Lagi ko rin siyang nasasakyan na pedicab driver.
So, ngayong pandemic, mas lalong naging mahirap yung buhay niya kasi nakatira lang siya sa pedicab niya. Tapos ngayong pandemic, nawalan siya ng trabaho, nasira na yung pedicab niya. Gusto ko siyang tulungan. Siya si Santiago de la Rea. May konti pong regalo si Jaja para sa inyo. Dati ko. Ito po yung medical. Ay. Sana happy ka sa aming munting tulong namin sa'yo. Kuya, saludo ko sa'yo sa tiyaga at determinasyon mo kasi mapainit man o umuulan, tuloy ang iyong pagpadyak, ang iyong pagkayod para kumita, para sa pamilya mo at makakain. And alam ko kung gaano kahirap ang buhay lalo na ngayong pandemic. Stay safe and healthy, Kuya Tiago. Tuloy-tuloy lang po ang pagtiyaga. At alam ko, makakamit din natin ang ginhawa sa buhay. God bless, Kuya! Thank you! Ka po palagi. Maraming salamat sa'yo, Jaja, dahil sa tagal ko na lang, ngayon lang ako nabiyayaan ng ganito. Wala pa nga na, ngayon lang. First time. Ayan, maraming salamat po sa ating mga netizen at ating mga kabatak na talaga namang sinabaybayan tayo ngayong hapon sa isa na inspiring na story, no? At of course, thank you so much, Jaja, for blessing us with your story. Talaga na-inspire kami. Antig ang aming mga puso sa iyong kwento. Maraming salamat, Swish. Miss na kita at magkikita tayo soon. Maraming salamat din, Chang, sa pagpapaunlak niyo dito. Siyempre gusto ko rin i-take tong time na to para magpasalamat sa mga kapwa Pilipino natin na sumuporta sa akin. Sana patuloy nyo kaming mahalin, suportahan, subaybayan. Gusto ko rin po magpasalamat sa kay Sir Alan for supporting the national athletes and for having this platform na SIG Network, Sports Heroes Program, para maging tahanan ng atletang Pilipino. Itong page natin that is dedicated to our national athletes was made possible through the Office of Representative Alan Peter Cayetano, kaya ASC. Maraming salamat po. Please don't forget to like, follow, and hit the notification bell on our SIG Network Facebook page. Huwag kakalimutan! Dito sa Sports Heroes, ang kwento ng atletang Pilipino, ang tunay na hero.